point of view, Atalia. Nararamdaman niya na may umuyugyug sa kanyang mga balikat. Pagmulat niya ng mga mata, si Rafael, ang lapit sa mukha niya. Akala niya hahalikan siya nito, kaya ang instinct niya ay ang lumayo agad. Subalit napatayo ang lalaki. Nalaglag ang tuwalya nito. Saglit siyang nagulat at tiningnan ang dalawang ulo sa harapan. Noon lang siya nakakita ng actual at sa taong ito pa. Bigla niyang tinakpan ng kanyang mga mata saka siya sumigaw. Ah! Ahas! Nagmamadali siyang lumabas ng kwartong yun. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at nag-lock agad ng pinto. Hapong-hapo ang pakiramdam niya. Hindi niya kinaya ang nasaksihan. Grabe naman yun! Kala mo mananaksak! Saka humiga siya nakilig na kilig. Ano kayang pakiramdam na? Sobrang kinikilig talaga siya. Hindi niya lubos maisip na ang makitang hubad ang kanyang crush ay matutupad agad. Napakaganda ng mukha nito. Kahawig nito si Jungkook ng BTS. Kaya ang kanyang kwarto ay puno ng poster nito. Napahawak siya sa kinakabahang dibdib. Iniisip niya, paano kung hindi siya umalis? O naghubad na lang sana siya? May mangyayari kaya? No. Maharot ka rin talaga, Atalia. I-reserve mo na lang ang sarili mo, no? Saway niya sa sarili. Hindi niya tuloy malaman kung paano pakikiharapan ulit si Rafael. Gayong kailangan nilang umalis mamaya para sa couturier. Nagpalakad-lakad siya sa kwarto niya. Kagat-kagat ang kanyang daliri. Nahihirapan siya kapag distracted siyang mag-isip. Naiinis siya dahil sa tuwing pipikit siya, katawan ng lalaki ang nakikita niya. Lalo na ang malaadonis itong katawan at ang alaga nitong ahas. Paano ka haharap sa kanya ngayon, ha? Matatarayan mo pa ba naman yun? Naku, Atalia! Kinakausap niya ang sarili sa harap ng salamin. Anong gagawin mo ngayon, ha? Ano? Ay, kabayo! Nagulat siya sa mga katok sa pinto. Kaagad niya itong binuksan. Si Malena. Pruha ka? Nagmamadali itong pumasok sa kwarto niya at isinara ang pinto. Nakita kita kanina, nagmamadali kang pumunta dito. Si Rafael naman biglang nasara ang pinto. Ano? May nangyari ba? Chismosa ka talaga. Kinurot niya ito sa tagiliran. Wala nga. Aray naman, sabi nito. Bakit parang ang hihinayang ka na walang nangyari? Ano? Gusto mo bang may mangyari? Malamang, ayoko. Saka na kapag kasal na kami, sagot niya. Saka na upo sa kama. Bakit ka sumigaw, gaga? Tumabi ito sa kanya. Kasi, napabuntong hininga siya. Kasi ano? Naghihintay ito ng sagot. Nakita ko ang ahas niya. Namula siya pagkasabi. Unti-unting lumiwanag ang mata ni Malena. Saka kilig na inuga ang katawan niya. Oh my God! Oh my God! Tili nito. Tapos, ano pa? Malaki ba, ha? Ganito, oh. Tinuro niya sa babae ang braso nito. Payat si Malena. Kaya yun ang ginamit niyang reference. Yee! Halos maalog pati ang utak niya sa kakauga nito. Ang swerte mo naman! Muntik na palang madiligan ng bulaklak. Grabe! Nakakaingit ka talaga. Baliw, ano namang nakakaingit dun? Hindi ko naman nahawakan. Hoy, at least nakakita ka na ng actual. Yung touching, to follow na lang. Pero parang napahiya ako. At bakit? Naku, kung ako yun, dinakma ko yun eh. Tapos isasampal-sampal ko sa mukha ko. Sabay sasabihin ko, oh, choke me daddy. Ganun! Walang iyang to. Nanonood ka ng porn, no? Ikaw din naman? Slight. Pinakita niya pa ang sukat sa daliri. Nagkatawanan sila ni Malena. Pero totoo, nahihiya ako. Sa bagay, baka nasasabi ko lang to kasi hindi sa akin nangyari. Paano yan? Aalis kayo mamaya. Yun nga rin ang iniisip ko. Hindi naman kita pwedeng samahan. Si Lolo kasi binilinan ako na huwag bubuntot sa inyo para naman daw makapagsarili kayo. Naaamoy ata na baka bitbitin mo na naman ako. Hala, plano ko talaga yun. Ano bang sabi ng nanay mo? Eh huwag daw ako makulit. Mag-aral na lang daw ako at tumulong dito sa gawaing bahay.
Apo ito sa pinsan ng lolo ni Rafael. Pero magkakasama silang lumaki. Matanda lang siya ng 5 taon dito. Inibibi nila ito noon pa man. Nung mamatay ang tatay nito, doon na ito tumira at ang nanay nito ay sekretarya ng matanda sa bahay. Sa private school ito nag-aaral, kaya ang tawag nito sa sarili ay katulong na sosyal. Hindi naman ito obligadong magtrabaho, pero dahil sa ina nito, pinapatulong ito sa mga gawaing bahay. Nung bata pa sila, ate at kuya ang tawag nito sa kanila. Nung magdalaga na, ayaw na nito, para daw mukha lang silang magkakaibigan. Sa dulo ng pasilyo ang kwarto ng mag-ina. Malaki yun kumpara sa kanyang kwarto dahil 2 silang magkasama. Ito ang tagasalon ng lahat ng pinagliitan niyang damit, kaya hindi na ito bumibili. Mas gusto nito ang galing sa kanya dahil magaganda pa naman daw at saka makakatipid pa daw ito. Ang tagal ko pa kasi graduate, 1 taon pa, reklamo nito. Sabi ni Lolo kapag hindi daw ako nakatapos, gagawin na lang niya akong katulong dito sa bahay. Loka ka? Mag-aral kang mabuti. Huwag ka nalang maingay ah. Simula first year, Dean's Lister ako, no? Dinoduktor ko lang ang mga results para hindi halatang matalino ako. Alam mo kasi itong si Lolo, pag nakitaan ka agad ng potensyal, isasabak ka agad nun sa opisina. Ayoko nang ganun. Gusto ko mag-focus pag-aral. Nagulat siya sa sinabi nito. Akala niya wala itong alam. Ngayon niya na-realize na matalino pala ito. Ang galing mo! Sabi niya, paano mo naisip yun? Nung nag-aaral pa tayo, nakita ko kayo nung college na kayo, pagod na pagod. Kaya sabi ko, yoko nang ganun. May natutunan ka na naman sa akin, no? Sana naisip ko rin yan. Huwag ako, bida-bida ka naman talaga. At ikaw, kililiti niya ito ng kililiti. Napahiga ito sa kama katatawa. Mga katok sa pinto ang nagpatigil sa kanila. Baka ang mama, sabi ni Malena, itago mo ko. Nagtago ito sa loob ng closet. Binuksan niya ang pinto. Oh, tita, bakit po? Tanong niya sa ina ni Malena. Pasensya ka na, Atalia. Andyan pa si Malena? Kanina ko pa hinahanap at nagpapatimpla ng kape ang lolo niyo. Nawawala na naman ang batang yun. Nako, tita, hindi ko po nakikita si Malena. Tanggi niya. Sige, hanapin ko na lang. Lagot sa akin ang batang yun. Saka inilagay ng mama ni Malena ang hintuturo sa mga labi at itinuro ang tsinelas nito. Napakamot siya sa ulo. Isinara nito ang pinto saka lumapit sa closet. Umalis na ba si mama, Atalia? Tanong ni Malena mula sa loob ng closet. Hoy! Binuksan nito ang closet niya at nagulat ito pagkakita sa ina. Ikaw na bata ka? Piningot ito ng nanay nito. Tinadamay mo pa sa kalokohan mo si Atalia. Sorry Malena, nakita ni Tita Chinelas mo. Napakamot siya sa ulo. Aray ma, joke lang ma. Sumusunod ito sa ina habang hawak sa tenga. Kahit kailan, ang kulit mo talaga. Gigil na gigil ito. Pasensya ka na Atalia. Sorry Malena, napangiti na lang siya. Sanay na siya sa ganong senaryo. Pinapanood niya ang mga ito pagbaba ng hagdan, saka siya napalingon sa kwarto ni Rafael. Naroon din ito sa pinto at nakasilip. Nagkatinginan sila. Kinindatan siya ng lalaki. Bigla niya sinara ang kanyang pinto at napasandal doon. Diyos ko po! Ang gwapo! Point of view, Rafael. Narinig niyang parang nagkakagulo sa labas ng kanyang kwarto. Kaya binuksan niya ang kanyang pinto. Pagsilip niya, bitbit na naman si Malena sa tenga ng kanyang ina. Malamang tinaguan na naman ito ang ina kaya nagalit ang huli. Napatingin siya kay Atalia. Natatawa din itong hinahabol ng tingin ng kaibigang si Malena. Sigurado siyang itinago na naman ni Atalia si Malena. Napatingin sa kanya ang babae. Kinindatan niya ito. Bigla itong pumasok ng kwarto at nagsara ng pinto. Siya naman ay napapailing. Ganun talaga siguro pag wala pang boyfriend. Sa kanya itinuloy ang naudlot na pagbibihis. Maghahanda na siya para sa lakad nila ng babae. Nagsuot lang siya ng polo shirt at pantalon. Naglagay siya ng wallet at panyo sa bulsa. Naglagay ng konting cologne. Isinuot niya ang Nike na sapatos sa kananalamin.
Noong makita niya ang ayos na ang itsura niya, lumabas na siya ng kwarto saka kinatok niya si Atalia. Bumalik ka! Masayang bungad nito sa kanya. Basta nito binuksan ng pinto saka tumalikod. Sara mo pinto at sayang ang lamig, utos nito. Sumunod naman siya. Napagalitan ka na naman, no? Ikaw kasi, inuutusan ka na naman pala, inuna mo pang chismis. Nakita pa niya kung paano mag-lotion ang dalaga. Hindi niya alam kung magsasalita ba siya o hindi, dahil mukhang nag-i-enjoy ito sa pagkukwento. Pakilagyan naman ako ng lotion sa likod, sabi nito. Talagang malaki ang tiwala nito kay Malena, dahil hindi man lang ito tumitingin. Pasensya ka na, ayoko rin namang sabihin sa mama mo na nandito ka, pero nakita niya kasi yung tsinelas mo. Ganyan ka kapag nagtatampo ka sa akin, hindi ka nagsasalita. Inabot niya ang lotion. Ibinaba ng babae ang tuwalya hanggang balakang. Nilagyan niya ng lotion ang kamay. Sanay na siya sa ganito. Madalas ginagawa niya to kay Clarice. Hinagod niya ang likod nito. Teka, bakit amoy lalaki ka? Saka pa lang naisipang lumingon ng babae. At yung harap sa kanya, sisigaw sana ito. Pero agad niya natakpan ang bibig ng babae. Pinipilit alisin ng babae ang kanyang mga palad. Huwag kang maingay, ano ka ba? Saway niya dito. Lalo pang nanlaki ang mata nito nang maramdamang nahulog ang tuwalyang nakasapi sa katawan, kakaalis ng kamay niyang nakatakip sa bibig nito. Napalunok siya. Ito ba yung sinubsubang ko kanina? Kita niya ang hintakot sa mata ng babae. Talagang nanlaki ang mga mata nito. Just stay calm. Unti-unti niyang inalis ang kamay. Nakapanti naman ang babae. Subalit ang dibdib nito ay hantad na hantad. Dahan-dahan siyang yumuko para pulutin ang tuwalya ng babae. Ngunit nagtangka itong sumigaw. Nagmamadali siyang hawakan nito sa batok at halikan. Ngayon niya lang natikman ang labi nito. Ang bibig nito ay lasang toothpaste. Ramdam niya ang panlalambot ng tuhod ng babae, kaya iniyakap niya ang isang braso sa bewang nito. Hindi niya maintindihan ang sarili. Bigla siyang nadarang sa katawan nito. Ang lamig ng aircon ay hindi kayang alisin ang init ng kanyang nadarama. Lumalim ang kanyang halik. Naramdaman niya ang pagtugon nito sa kanya. Kahit hindi marunong humalik ang babae, yumakap ito ng kusa sa kanyang leeg. Nagtatalo ang isipan niya at ang kanyang puso. Marahil ay nadala din ito sa kanyang mapangahas na dila at labi. Unti-unti niyang inihiga sa kama ang dalaga na hindi binibitiwan ng mga labi. Pagkahiga nito, nagmamadali siyang naghubad ng damit, saka binalikan ang labi nito. Pinagapang niya ang labi sa leeg nito. Hinalik-halikan niya ang mabangong leeg ng dalaga. Unti-unti niyang ibinaba ang mga labi sa balikat ni Atalia. Ang mga buto nito sa collarbone ay nagpapatindi ng kaseksihan nito. Hanggang bumaba ang kanyang mga labi sa dibdib ng babae. Ang malapapayan nitong hinaharap na halatang wala pang nakakahawak ang kanyang inatupag. Habang ang kanyang mga labi ay sumasamba sa kabila nitong dibdib. Kahit paano, nakatikim na rin siya ng mga babae. Ngunit ngayon pa lang siya makakatikim ng buong buo. Siya ang mauuna. Pinagyaman niya ng kanyang labi at mga kamay ang malalaking biyaya na pagmamayari ng babae. Mukhang magkakasala pa yata siya kay Clarice. Biglang umilaw ang kanyang isipan. Lumayo siya sa babae. Bakit? Nagtataka ito. Mali ang ginagawa natin. Ayoko magkasala kay Clarice. Pangalawa, ayaw kitang babuyin. Ayaw kong mawalan ka ng tiwala sa akin. Sa kanya kinuha ang kumot at ibinalot ang babae. I'm sorry, Atalia. Kinuha niya ang damit saka sinuot. Bago siya lumabas, nagsalita siya habang nakatalikod. Magbihis ka ng maayos, please. Baka sa susunod, hindi na talaga ako makapag-isip ng tama. Pasalamat ka na lang, kaya ko pang pigilan ng aking sarili. Saka siya lumabas ng tuluyan. Pumunta siya sa kwarto at dali-daling naghubad at pumunta sa banyo. Nagpalagaslas siya ng malamig na tubig. Naghuhumindig ang kanyang nasa baba. Makisama ka naman. Huwag kang ganyan. Baka magkasala pa tayo sa lahat kapag inuna mo ang katigasan mo. Sabi niya sa kanyang espada. Mali ito. 5 minuto siyang nagbabad sa tubig. Nang lumabas na siya at nakapagbihis,
Narinig niya ang boses ni Atalia na tumatawa kausap ng kanyang lolo. Wala lang siguro sa kanya nangyari dahil wala naman siyang pagtingin sa akin, sabi niya sa sarili. Atalia's point of view. Hindi siya makagalaw pag alis ni Rafael. Akala niya talaga isusuko na niya ang bataan. Ngunit naudlot ito. Hinawakan niya ang mga labi at ang kanyang katawan. Por Diyos po santo, Atalia! Muntik ka ng matikman ng lalaking mahal mo! Kung hindi siguro nakapag-isip yun, baka isa ka ng butas na isda ngayon, sabi niya sa sarili. Bumangon na siya at nag-ayos ng sarili. May mga kiss mark siya sa dibdib. Parang nararamdaman pa niya ang pagdampi ng labi ng lalaki sa kanyang mga dibdib. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. Anong mukhang hiharap ko sa kanya? Tanong niya sa sarili. Dahil isa siyang kikay girl, isinuot niya ang kanyang skirt na mataas sa hita ang iksi. Isang hanging blouse na may kapartner na maong jacket. Ilang beses nang may nagtanong sa kanya kung gusto niyang maging model o artista. Hindi naman niya gusto yun dahil ayaw niya ng crowded. Ang rubber shoes niyang white ay bumagay sa suot niyang damit. Kinuha niya ang kanyang sling bag at sombrero na pang K-pop. Pagbaba niya ng hagdan, naroon na ang lolo ni Rafael at si Malena. Kinukulit nito ang matanda. Sasama ako sa kanila, lolo. Sige na. Pangulit nito sa matanda. Ayaw pumayag ng mama mo. Saka mag-aral ka. Ang baba ng mga grades mo. Lolo naman. Napakamot ito sa ulo. Nakanguso ito ng maabutan niya. Aba nga naman, at sino ang napakagandang dilag na ito? Bati sa kanya ng lolo ni Rafael. Ako lang po ito, ang pinakamagandang future Mrs. Shevchenko. Ganting biro niya dito. Anong hinihingi mo kay lolo, Malena? Sasama daw sa inyo. Napagalitan kasi ito kanina. Tinaguan na naman ng mama niya. Lolo, binibiro ko lang naman si mama. Papayag naman yun kapag kayo ang nagpaalam. Saka ka na pumunta sa mga ganong lugar kapag ikakasal ka na. Yun ay kung magkakagusto sa'yo. Pwede ka nang lagyan ng papel at paliparin. Biro ni lolo dito. Nagkatawanan sila ng malakas. Ang galing talagang mangasar ng matanda. Alam niyo, lolo, isasama ko kayo kapag nangyari yun. Sagot ni Malena sa matanda. Lokong bata talaga ito. Saka piningot nito si Malena. Lolo naman, mana ako sa inyo eh. Hawak nito ang tengang namumula. Nakuha ang atensyon nila ni Rafael na pababa ng hagdan. Nahigit niya ang paghinga. Nakangiti ito. Hindi niya lang batid kumpara sa kanya o sa lolo nito. Rafael! Sinalubong ito ni Malena saka humawak sa braso ng lalaki. Sabihin mo naman kay lolo, isasama niyo ako. Hindi ka pinayagan ng mama mo, no? Ginulo ng lalaki ang buhok ni Malena. Huwag ang buhok ko! Mahal na nagagastos ko dyan! Awat nito kay Rafael. Hindi ka pwedeng sumama, bawal doon ng mga bata. Biro ni Rafael. Nako, wala rin pala akong mapapala sa'yo. Hindi makapaniwala si Malena sa nangyayari sa kanya. Lord, ibigay mo na lang ako sa susunod sa ibang kamag-anak. At ito na naman, bakit kaya hindi ka na lang nag-artista? Tanong ni Rafael na hinarap ang pinsan. Malena! Narinig nila ang boses ni Tita Claudia, ang ina ni Malena. Pumunta ka na doon, baka pinguting ka na naman nun. Taboy ni Lolo El kay Malena. Nagmamadaling umalis si Malena. Baka natatakot na mapingot ulit ng ina. Tumayo si Rafael at namulsa. Tumingin ito sa kanya pero umiwas siya ng tingin. Nagkukunwari siyang nakatingin sa iba at iginagala ang mga mata. Alis na kami, Lolo. Paalam ni Rafael. Nag-message na sa akin doon. Okay na daw ang mga damit for fittings. Oh, iha. Ready ka na ba? Tanong ng matanda sa kanya. Ah, opo. Ready na po ako. Tumayo na siya at nagpaalam sa matanda. Alis na po kami, Lolo. Sige, ingat kayo. Nagmano siya at humalik sa matanda. Saka siya krinusan sa hangin. Ganon din ang ginawa ni Rafael. Ipinagbukas siya ng lalaki ng pinto. Sasakay na sana siya sa kanyang kotse nang pigilan siya ni Rafael. Isang sasakyan na lang ang gamitin natin. Yung sa akin na lang, para hindi ka na magdadrive. Hindi na lang siya nagsalita. Lumigid siya sa passenger seat. Ipinagbukas siya ng pinto ng lalaki. Salamat.
Kinabit niya ang kanyang seatbelt. Sumakay na rin ang lalaki sa driver's seat. Automatic na nagbukas ang malaking gate. Pinaibis na ng lalaki ang sasakyan. Sa labas lang siya nakatingin. Nagsuot siya ng shades para hindi makita ng lalaki kung nasa ng kanyang mga mata. Nakasilip lang siya sa labas at nagkukunwaring tulog. Malayo-layo ang kanilang pupuntahan. Tikhim ng lalaki. Hindi niya to pinapansin. Pusa! Sigaw nito sabay preno. Napatingin ito sa kanya. Nakataas ang paa niya sa may harapan ng kotse. Hindi man lang siya natinag sa ginawa nito. Tiningnan niya ang lalaki. Sa madilim na salamin niya, kita niya ang titig nito sa kanya. What? Tanong niya dito. Galit ka ba? No. Bakit ganyan ang inarte mo? Nothing, just drive. Sagot niya dito. Napailing na lang ang lalaki sa isinagot niya. Hindi ata ito makapaniwala sa mood niya. Sino hindi maiinis? Nasa kalagitnaan na ng langit at biglang mabitin. Masisira talaga ang mood niya. Hindi na rin nagsalita ang lalaki hanggang makarating sila sa destinasyon nila. Hindi na ito nag-abalang alalayan nga siya eh. Peste talagang. Kasi itong sasakyan niya, sira ulo. Lalo pa siyang nainis nang mauna itong pumasok. Pagbukas siya ng pinto, sinalubong agad siya ng isang couturier assistant. Ma'am, ano pong kailangan nila? May mga pang-debut po kami dito. Kasama po ba ang parents? Alicia, siya yung bride-to-be ni Sir Pogi. Sabi ng baklang may medida sa leeg. Naku ma'am, sorry po. Ang bata niyo pa po kasi tingnan. 25 na po ako, ngumiti siya. San po ako magsusukat? Naroon po ang fitting room ng mga bride. Inihatid pa siya nito sa mga mag-a-assist sa kanya. Isang magandang babae ang naroon. Nakangiti ito nang pumasok siya. Ma'am, pasok po kayo. Ito na po yung mga gowns. Pinili niya ang isang gown na see-through. Tapos may mga laces na naka-embroider. Na-inlove siya sa itsura nito. Miss, ito po. Itinuro niya ito sa assistant. Good choice po. Maganda po yan. Siguradong kayo lang ang meron kasi hindi po kami nag-uulit ng designs. Kinuha nito ang gown at inassist siyang magsukat nito. Namangha siya dito. Hakab na hakab ang katawan niya. Ang sexy niya? Oh! Napahawak siya sa bibig. Ako ba to? Ang ganda niyo po. Para sa inyo talaga yan, sabi ng assistant. Saka pinaikot ang tinutungtungan niya. Bumukas ang kurtina. Naroon na si Rafael in suit. Tinapunan lang siya ng tingin nito. Pero saglit lang yun. Tumungo ulit ito. Ngunit dahan-dahan ulit ang angat ng paningin.